Si Rajon Rondo, official na nag-retire bilang player. Sinabi niya to sa isang podcast kina Matt Barnes. Two-time NBA champion sa Lakers at Celtics, four-time All-Star, four-time All-Defensive Team, three-time assist leader, at isa sa mga best pure point guard. Base kasi kay Rondo, focus muna siyang maging full-time dad ngayon dahil yung anak niya naglalaro ng volleyball at tutulungan niya muna. Nagiging coach din siya sa mga AAU tournament kasama si LeBron. So ang tanong doon, hindi na ba tutuloy si Rondo para maging coach? Meron naman mga former player ang dumiretso agad na maging head coach sa NBA kahit wala pa silang coaching experience. So ito yung mga kilala ko lang, si Jason Kidd noong 2013 sa Brooklyn Nets, kakaretire pa lang niya noon. Si Derek Fisher noong 2014, kakaretire lang din dahil gusto siyang maging extension ni Phil Jackson na president noon ng Knicks dahil sa triangle offense na hindi naman naging effective. Si Steve Kerr naging coach ng Golden State noong 2014 pero dati naging GM muna siya ng Suns noong mga 2010. Si Steve Nash, yung ginagawang comparison kay Rondo para sa track record niya na maging head coach, pero si Steve Nash naging developmental coach muna ng Golden State bago siya kinuha dati ng Brooklyn. Dati sinabi ni Anthony Davis na hindi pa rin siya makapaniwalang hindi pa head coach si Rajon Rondo sa NBA ngayon, sa isang player na alam yung game. Siguro kaya pa hindi siya coach ay dahil hindi pa naman siya officially retired noon. Ang sinabi naman ni LeBron sa podcast niya kasama si JJ Redick, si Rondo yung isang player na kayang i-process at gawin yung mga bagay on the go. Kakaiba din na hindi pa rin nagko-coach ngayon si Rondo. Yung sinabi ni AD at ni LeBron halos parehas lang din yon, pero si AD hindi alam kung bakit na walang kumukuha kay Rondo dahil nga hindi pa siya officially retired noon. Si LeBron naman ang sinabi ayaw ni Rondo na maging coach dahil ayaw din niya makipag-deal sa mga rich at entitled. So hindi ko alam kung player or team owner yon. Nag-post din kasi si Rondo ng tanong kung saan nga ba siya dapat magsimula bilang coach. Sa college ba o sa pro? Marami din kasing coach ang galing sa college level na nagkaroon ng magandang run sa NBA. Ang kinukumpara naman sa kanya dito si Brad Stevens, isa sa bumago sa game. Hindi totally naman binago, parang iniba niya lang yung position ng mga player. Kung dati mayroong limang position, alam nyo na yon, yung point guard, shooting guard, hanggang center. Ang ginawa kasi ni Brad Stevens, naging tatlo, guards, wings at bigs. Nagkaroon ng in-between. Sa iba, tinatawag nila yung positionless. Ngayon, officially retired na si Rondo na pinaalam niya sa buong NBA at sa buong basketball. Next chapter na talaga siya. Sa isang interview dati ni Rondo bago yung retirement mga 2 weeks ago, ang joke niya lang kasi noon, iniintay niya na si LeBron ay bumili ng team sa Las Vegas para maging coach. Pero kinonfirm niya doon na gusto talaga niya maging coach sa NBA. Ang sinabi niya noon, i-hire niya bilang assistant si DeMarcus Cousins. Ito ay para makipag-deal sa entitled player na lumalaban na ngayon sa mga coaches. Na kailangan niya ng coach na enforcer para i-deal yung mga entitled player. So tama yung sinabi ni LeBron na kaya hindi pa sumusubok si Rondo na maging head coach ay dahil sa mga player mismo. Palatandaan din yon na si LeBron ang pwedeng maging tulay para maging head coach si Rondo sa NBA. Hindi rin kasi alam kung seryoso ba si Rondo sa interview niya kay Rachel Nichols regarding sa pagiging coach. Kasi nga kalimitan, kung alin pa yung joke, yun ang totoo. Yung sinabi kasi niya na regarding sa mga players para i-deal ni DeMarcus Cousins, iba na kasi ngayon talaga ang NBA, hindi tulad ng dati. Ang nagbigay din sa kanya ng recommendation na subukang maging head coach sa NBA ay ang former teammate niyang si LeBron. So dun pa rin yun umiikot.